Bagong-bagong balita po tayo mga kapuso, suportado raw ng Malacanang ang muling pag-iimbestiga sa mga kaso ng pagpatay sa ilang lokal na opisyal noong panahon ng War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Sa isang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, pinapakita ng pagsuporta rito ng palasyo ang pagpapahalaga ng Administrasyong Marcos sa patas na hustisya maging sa pagsunod sa batas. Kahapon nang sabihin ng Philippine National Police na muli nilang iimbestigahan ang mga nasabing kaso na tinugurian ng cold cases. Titingnan daw nila kung sino ang mga sangkot dito, particular na ang mga nahalal na opisyal at iba pang kilalang personalidad noong nakaraang administrasyon. Ayon naman kay Senador Bato de la Rosa, maglulunsad na rin ang Senado ng sarili nitong investigasyon kaugnay sa War on Drugs. Iimbitahan daw nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang GMA Regional TV News. Wala raw dapat managot sa pagkakatrap sa loob ng abandonadong kotse ng dalawang batang nawala ng halos isang araw sa Iloilo City. Ayon yan sa pulisya. Base raw kasi sa kanilang investigasyon, aksidente lang ang nangyari. Kwento ng mga magulang ng dalawang bata, posibleng nailak sila roon ng isa pa nilang kalaro. Nahirapan na raw silang makalabas dahil tila hindi mabuksan ang kotse mula sa loob. Depensa naman ng magulang ng itinuturong kalaro, hindi yun magagawa ng kanyang anak. Nitong Sabado ng umaga nang mawala ang dalawang bata at Linggo ng umaga na silang nakita sa loob ng kotse. Nasa maayos ng kondisyon ang mga batang natrap matapos masuri ng mga doktor. May bagong dance paandar si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. It's Lambada time with her signature dance moves, ang latest na paghataw ni Marian. May special twist pa nang mag-transform sa kanyang balota co-star na si Sasa Girl. May pagka-slight kaloka-like daw, sabi ng ilang netizen. Biro naman ng ilan, from Lambada ni Marian, naging lambanog yata ang transformation to Sasa Girl. Samantala, showing na ang balota sa mga sinehan nationwide, simula ngayong araw. Saksihan ang Sinimalaya Best Actress performance ni Marian bilang si Teacher Emmy. Sa dami ng nakikita at nababasa online, alam mo ba kung alin ang totoo at ano ang fake news? Ang fake news ay gawagawang impormasyon na pinagmumukhang totoo, na layong manlinlang at manipulahin ng publiko. Sa isang pag-aaral ni na Dr. Jonathan Ong at Dr. Jason Cabanyas, nagsimula itong maging talamak sa Pilipinas noong election 2016. What we found was that it's more normalized for politicians to be doing digital operations. For some people, yes, it is explicitly political. Gusto nilang ma-elect into office. And one of the most lucrative and most available jobs is digital operations. Isa sa mga naengganyo ang kagagraduate lang noon na si Chris. Di niya tunay na pangalan. Dahil naghahanap daw siya ng trabaho noong 2015, kumagat siya sa nakasisilaw na alok. Noong una, moderator lang siya ng Facebook page na gagamitin sa eleksyon. Hanggang... Noong una, ang sinabi lang is magbantay ng mga comments, ng mga mapanirang comments, i-block yung mga nagsasabi ng hindi magaganda. Pero kalaunan, kailangan namin gumawa ng content or post na makakasira sa kalaban ng kandidato namin. Hindi pa raw alam ni Chris noon na pagtutroll na pala ang kanyang ginagawa. Hindi pa raw kasi kilala ang salitang troll noong 2015. Sobrang simple lang kasi. Ito, may nakahanda na yung caption, nakahanda na yung mga pictures, tapos saan nyo siya ipopost, anong oras nyo siya isi-share. Magkano ang sweldo mo dun? Nagsimula po ako sa 17,000. Binabayaran kami ng cash. Ano yung pinakamatinding sinulat mo? Inakusahan namin yung isang kandidato na mandarambong. Kasi hindi naman talaga napatunayan na mandarambong yung kalaban ng kliyente namin eh. Dito na raw unti-unting naramdaman ni Chris na may mali. Halos sa araw-araw, pinipressure kami ng boss namin na mag-isip ng pwedeng putik na iba to sa kalaban. Kahit hindi na siya totoo, kahit sobrang exaggerated na niya. Pero tinuloy mo pa rin.
Oo. Kumikita naman ako, so bakit ako titigil? Kapit sa patalim na din. Simple lang ang hierarchy o struktura ng isang troll farm. Ang kliyente o yung nakikinabang sa disinformation ang pinaka-boss. Kasunod ang troll operator o consultant na siya nagmamando sa buong operasyon. At silang mga troll workers na nagpapakalat ng mali impormasyon gamit ang mga nakaw na identity na madalas daw ay kinukuha nila mula sa ibang bansa, partikular sa Southeast Asia. Merong mga boss and they won't ever call themselves a troll, but they are actually the real masterminds of the operations. They will dictate the talk points and the main kinds of stories. Sa ganitong trabaho rin napabilang si Val, hindi rin niya tunay na pangalan. Kinuha siya para maging digital operator, pinagandang bansag sa mga troll worker. Pero hindi kandidato ang kanyang tinrol, kundi negosyo. Nakakompetensya ng kumpanyang nag-hire sa kanya. Kaming mga trolls, ma'am, tinitira namin si kaming lahat. Lahat ng account kinagamit namin. Ay, oo, si ano talaga yan. Ang pangit yung service nila dyan. Bulok yung, ano, yung system. Ayon kina Chris at Val, madali lang mapaniwala ang mga tao. Topics that instill fear, anxiety, or resentment, ito yung mga topics na talagang inaatake ng mga trolls, and ito yung mga ginagamit nila to use as digital weapons, really, to steer the conversation, to draw people's attention. Ang nakalulungkot daw, kahit mga politikong galit sa fake news, napipilitan daw na gumamit ng troll. It's becoming more normalized, it's becoming more professionalized, it's more expected now na ay kailangan lumaban din tayo, kailangan maki-meme wars din tayo. Pero sa gitna ng pagkalat ng maling impormasyon, may magagawa pa rin tayo para labanan ang fake. We need to empower workers, empower our students to have better vocabulary of ethics, better vocabulary of good and bad practice. Parang na-overlook na natin ang questions of ethics. Aminado si Naval at Chris, ang kapalit ng kanilang illegal na trabaho ang mamuhay araw-araw sa pangamba. Sa huli, sila na rin mismo ang nagdesisyong talikuran nito. Parang na-guilt, ma'am, kasi parang nanloko ka ng tao, ma'am, tapos to the point na niloloko mo rin yung sarili mo. Hindi ako magpapaka-ipokrito, malaking pera ang mawawala, pero hindi masisigmura ng kutsensya ko eh. Mali yung ginagawa. Mali talaga. Pinagsisihan ko siya. May kapangyarihan tayong labanan ang fake. Simulan natin sa pagiging mapanuri ng ibabahagi. Dahil malaki ang nakataya, ang ating kalayaang mabuhay sa katotohanan. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinaglalaroan ng lalaking yan sa Caperanga, Brazil, ang hawak niyang sawa na isang boa constrictor. Nagpapakitang gilas pang lalaki sa ilang nanonood. Tila hahalikan ng lalaki ang sawa nang bigla siya nitong tuklawin sa ilong. Tumulong ang ilang tao para maialis ang pagkakagat ng sawa sa ilong ng lalaki. Itinuturing na hindi makamandag ang kagat ng boa constrictor, pero posibleng magka-impeksyon ng sugat kung hindi ipagagamot agad. Hindi pa malinaw kung ano na ang lagay ng lalaki. Samantala, maging mga tindahan po na nakaharang sa bangketa, tinanggal sa operasyon ng MMDA ngayon pong umaga. At may ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Connie, muling nagsagawa ng pantay sa gabal operations ng MMDA ngayong araw. Ang tinumbok nila ngayong umaga, ilang lugar sa lungsod ng Makati at Taguig. Unang pinasadahan ang isang palengke dito sa Maykalayaan Avenue sa Makati, kung saan ang mga paninda at mga gamit sa bangketa na nakapwesto. Wala namang inaksyang sandali ang mga tauhan ng MMDA. Pinagkukuha ang anumang nakaambalang sa bangketa, mga mesa at kung anumang patungan ng paninda. Hindi rin nakaligtas ang mga trapal na ginawang panangka sa araw. Sa may bandang unahan, sabit din ang isang vulcanizing shop kasi mga gulong niya sa bangketa na nakapwesto. Pagsapit naman ng Kalayaan Avenue, kanto ng C5, mga nag-illegal loading and unloading naman na UV service at pampasayong jeep ang natikitan. Ayon sa MMDA, paulit-ulit na raw ginagawa ito kahit pa may mga napaskil ng bawal ang pumarada sa lugar.
Sa ngayon, patuloy pa rin ang isinasagong bantay sa Gabal Operations ng MMDA. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Para po sa maraming Pinoy, hindi po pwedeng walang pandesal tuwing almusal. Alam nyo yan. Oo nga, at ngayong World Pandesal Day, anong sabi kaya ng mga kapuso natin sa paborito nilang i-partner sa pandesal? Si Jing Texon, classic ang choice, kape at scrambled egg. Matamis na palaman naman ang paborito ni Ricky gaya ng peanut butter at chocolate. Ba, ang bet naman ni Jem Velunta ay pandesal with palabok. Yan pa raw ang almusal niya kanina. Oh, diba? Eh si Priscilla Neng naman, ayun, may picture pa ng pandesal with instant noodles. Para naman kay Mary Pimentel, pantawid gutom ang pandesal, kaya Gina raw kahit anong kapares. Sakto, dahil United Nations World Food Day din ngayon, laban sa gutom. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may mga naisin po kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM lamang sa Facebook page ng Balitang Hali. After 6 years, the wait is definitely worth it sa pagbabalik ng isang lingerie fashion show sa Amerika. Rock and roll na agad sa opening hatid ni Blackpink Lisa. Trending ang performance ng hit song niyang Rockstar. Kabilang din sa all-girls lineup ng performer si Tyla at ang music icon na si Cher. Oozing with confidence sa runway sina Ashley Graham at ang sisters sa sina Gigi at Bella Hadid. Inabangan din ang comeback nina Adriana Lima, Kate Moss, Joan Smalls, Ava Herzigova at Carla Bruni. At syempre, what an iconic closing, hatid ng isa sa mga OG angel na si Tyra Banks, smizing all the way sa runway matapos ang halos 2 dekada. Sa mga interesadong magtanim at mag-alaga ng bamboo o kawayan, pwede po kayong matuto niyan sa Carolina Bamboo Garden, Philippines sa Antipolo, Rizal, ngayong Sabado, October 19. Ang tema, Learn and Earn from Bamboo Experts. Iba-iba po ang pwedeng matutuhan gaya ng tamang pagpapatubo at pag-ani ng mga kawayan. Para sa ibang detalye, pwede pong tumawag o mag-email sa Carolina Bamboo Garden, Philippines. Wagi ang all-Filipino team na Elevate sa ginanap na 2024 Call of Duty Mobile World Championship sa Georgia sa Amerika. Itinanghal na world champion ang grupo matapos nilang matalo ang koponan mula sa China sa score na 4-0. Bago ang finals, undefeated ang Elevate sa eliminations. 16 na grupo ang naglaban-laban dyan. Congratulations, Team Elevate! Pampawi po muna tayo ng stress at pampag-good vibes. Bida natin, Mare, ang isang alagang aso. Certified internet darling dahil sa pagiging bibo. Baby na raw kung ituring nina Chloe at Stephen, ang asong si Kibo. Eh kasama nila ang golden retriever sa libutan, moments, sa ulan at non-stop kulitan. Sa dinami-rami ng bonding, isa raw ang all-time favorite ni Kibo, ang scratch time o magpakamot. No choice naman si Chloe kundi pagbigyan ang clingy for a baby. Viral ang video na may mahigit 100,000 views. Trending! Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube.
Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.